So sa video ito, pag-usapan natin kung goods ba at komportable gamitin itong nabili nating adjustable na backrest na pwede sa rider at sa angkas para sa ating mga motor. Pwede ba natin itong ilagay kahit meron tayong top box at kung pwede ba ito kahit sa ibang mga motor? Ano yung mga pros and cons sa paglalagay nito at kung paano yung pagdi-DIY sa paglalagay nito sa ating mga motor? Isa sa mga hinahanap or preference ng rider sa pagpili ng motor ay ang comfort. Ang ibig sabihin kasi ng comfortability sa ating mga motor ay hindi tayo nangangawit, hindi tayo nangangalay, hindi sumasakit yung ating mga likod lalo na kung naglo-long ride po tayo. Ilan sa mga motor na mayroong comfortability ay Aerox, NMAX, PCX dahil kung mapapansin nyo, meron silang footboard dito na nakaslant kaya naman yung paa nila is mai-relax nila at makakatindig sila ng maayos sa kanilang mga motor. Mga sporty or medyo aggressive na motorcycle katulad nitong mga Honda Click, Aerox at kung ano-ano pa, wala po silang paslant dito. At ako mismo na experience ko na kapag long ride, medyo sumasakit or nangangawit yung likod ko kapag sa mahaba ang biyahe na. Kung comfort naman ng back ride o ang kasing pag-uusapan, meron naman kasing choice na maglagay tayo ng top box para kahit papano, makakasandal po sila dito sa top box natin. At meron din yung tinatawag na backrest kaso maliit lang siya na foam dito sa ilalim at dito sa taas. So minsan hindi rin sumasapat ito para sa comfort dahil hindi naman siya nakuhulma para sa likod natin at medyo may katigasan pa rin itong backrest ng top box. Kaya naman nung nakita ko itong item na ito na adjustable na backrest na pwede sa rider at pwede sa angkas natin or sa backride, napabili agad ako kahit na medyo mahal. Actually sa ibang bansa medyo nauuso na ito pero dito sa Pilipinas madalang at madalang ka palang makikita na nito. Kaya naman medyo may kamahalan pa yung price kasi konti pa lang yung mga stock nito dito sa Pilipinas. Actually, halos isa tayo sa mga naunang umorder nito at napakaswerte natin dahil tayo yung unang magre-review. So, nung binili ko po ito, secure naman po siya nitong parang tube na bubble wrap at also naka-bubble wrap pa siya na bilog-bilog. So, safe naman po siya nung dumating at walang gasgas. At ito na po yung itsura niya. So, yung price, ire-reveal ko sa dulo ng video. Hintayin nyo na lang para ma-excite po kayo. No? So, yung pagbukas po natin, ito agad yung tatambad po sa atin. At ito na po yung itsura ng ating adjustable na backrest. So ito pong binili natin, may mga variety po kasi yan. Ito pong binili natin is universal. So pag universal, pwede po siyang ipatong sa ating mga bracket ng ating mga motor. Yung tinatawag na bracket, yung pinagsasalpakan or pinagpapatungan ng ating mga top box. So kung wala pa kayong bracket at gusto nyong bumili ng universal, kakailanganin nyo talaga ng bracket. So, pwede sa kahit anong motor na mayroong bracket na ganito. Yung sa akin kasi, Raven bracket eh. Which is, may apat na tornilyuhan. At kung makikita nyo, ang dami niyang butas dito. So, malamang sa malamang, papasok yung apat na tornilyo natin dyan. So, ipapatong lang natin siya dito eh. Yan, yung concept natin. Papatong lang natin, papagitna lang natin. Ang naiisip ko, medyo lalagpas siya sa likod kasi mahaba ito eh. Pero tingnan natin. Ngayon, naging adjustable po siya. Kasi kung makikita nyo, ayan, naka 90 degrees na. Medyo nagalaw ko na ito eh. Ayan o, nagagalaw po siya. Tapos may lock po siya dito. So, maseset po natin yung angle, yung angulo nitong ating backrest. Also, hindi lang po natatapos dyan. Meron din po siyang adjustan dito. Yun o, humahaba o. So, kung sakali gusto mong abutin or gagamitin natin para sa rider, hahabaan lang natin yan. Di pa kasi nakalagay eh. Ayan, tas dito tayo sa sandal. Also, ito, na-adjust din yan, syempre. Pipindutin natin to. Tapos, pagkapindut natin dyan, pwede nating ma-adjust. Ayan, itong pinakasandalan niya. Yung material na sandalan niya, ewan ko kung anong material to. Pero waterproof siya. Ayan, matibay naman siya eh. Alam niyo yung mga ginagamit sa mga office chair or sa mga ano furnitures. And ganito siya, maganda naman yung quality niya at hindi naman siya masisira agad eh. Ayan, so may idea na tayo na adjust siya, no? So yung dito, may lock naman po yan. Ito yung lock nyo. And pag nag-lock yan, ayan o, papasok to, alam ko eh. Ayan, try natin ah. Ayan, try natin ah. Ayun o, lumuwa to at nag-lock siya, so hindi na natin magagalaw. So yung pinaka-best part niyan, ilalagay natin dito. At testingin natin. Tignan natin kung goods at makakasandal po tayo na maayos. At kung pwede siya sa backride natin. Actually, pag backride mode or angkas mode, medyo ititilt lang natin siya patalikod
or ibabalik natin. Babalik lang natin pag ganyan eh. Tapos ito medyo yuyuko natin. Ayan, pag ang ka-smooth, ganyan lang siya eh. Ayun, naka-steady lang. Pero yun, tignan na natin. Lagay na natin para alam natin kung ano yung kalalabasan. By the way, bago yun, may mga inclusions pa pala. Pakita ko lang yung inclusions sa inyo para alam nyo yung kasama. So, meron na po siyang mga tornilyo. Para po kung may bracket kayo, eto, iipitin nyo na po siya. Pero kung may bracket kayo at top box, yun na lang po yung gagamitin nyo. Ayun, may mga tornilyo na po kasi yung an natin, yung bracket natin. So, pwedeng hindi na rin natin to gamitin. Pero kung wala yung tornilyo, ito, pwede nyo siyang gamitin. Also, may inclusions po na blind spot, side mirror. Ewan ko kung ilalagay pa natin ito. Ito, parang unan na hinahanginan. So, ang ganda ng mga inclusions niya, no? Kompleto siya, eh. Ayun, no? Kompleto na siya. Ito, ewan ko, parang grasa po yata ito, eh. Tapos ayun, ito yung pinaglagyan ng ating ano, backrest natin. By the way, bukod dito sa Universal, meron din pong pang PCX at saka sa pang NMAX. Kahit wala po silang bracket, may sasalpak po siya. Ito kasi Universal, kailangan po ng bracket. So kung may NMAX at saka PCX po kayo, merong nabibiling ganon. Konti lang talaga yung stock at mahirap humanap. So para mailagay po natin ito, tatanggalin muna natin yung ating mga top box. Katanggal ng top box, may kita po natin yung base plate natin. So yung sa akin, hard plastic na base plate. So tatanggalin din po natin yan para mahagilap po natin yung tornilyuhan na to. So buksan lang natin ito. So sa mga hindi pa marunong maglagay ng bracket at kanila mga base plate, may video po tayo dyan. So makakuha kayo ng idea kung paano po natin nilagay itong base plate at yung bracket natin. Ayan, pag natanggal na yung tornilyo dito, magilap na natin. Itong Allen bolts na yan, gamit tayo ng Allen wrench. Tsaka 8mm ata dito or 10mm kasi may bolts or nut din dito sa ilalim. So pag-iwalayin kasi natin to. Ito kasama sa inclusions ng backrest natin. Ngayon lang ako nakikita nito, parang double Allen wrench. So ayan, natanggal na natin yung isa, medyo makalawang na, baka palitan natin to. So ayan, natanggal na natin yung last. Para may idea kayo paano natin siya lalagay, ayan. Iangat lang natin itong base plate natin, tapos ipapagitna po natin siya. Yung mga bracket po natin, katulad nito, ito Raven bracket, halos meron po yan kadalasan, meron po yung apat na butas. So isaswak lang po natin dito sa base plate natin. At kung yung pinapatong lang naman, yung mga monorack, meron din silang mga ganun, alam ko yung may mga butas din dyan. So aakma naman to. So ngayon, patong na po natin itong ating napakabigat. So ngayon, patong na natin yung backrest natin. Kung makikita nyo, ayan o, may mga set ng butas naman to, sobrang dami o. Tingnan natin kung saan siya sasawak. Tingnan natin kung saan din yung hangganan. Kasi yung top box natin, alam ko banda dito. Tingnan natin yung base plate natin. Ah. Sa base plate kasi natin, kung lalagay natin dito yan. Ayan, lulusot dapat. Lulusot dapat yung tornilyo dito, yung bolt natin. So, tansyahan lang yan. Tapos, yung titingnan nyo kung tutupiin natin to, tatama siya. So, usog pa natin to talaga. Tingnan natin. So yan, medyo natansya na po natin yung butas ng ating backrest, ng ating base plate at saka ng ating mga pinaka bracket. So medyo challenging lang yung paghanap ng butas. Kailangan may butas silang lulusutan. So dito ayan, lulusot na siya dito. Dito lulusot siya dyan. At dito lulusot siya dyan. So kailangan ilagay na agad natin mga tornilyo kasi pag nagalaw po yan, hanapin na ulit natin yung mga butas. So initial na itsura, ganyan po yan, itornilyo lang po natin. By the way, papalitan na rin natin itong mga nandito kasi medyo makalawang na tsaka manipis, parang mas makapal tsaka mas maganda gamitin itong bago na galing sa backrest. So ito na lang yung gagamitin natin. By the way, habang nilalagay ko itong bago, tinitignan ko kung bagay siya na walang top box eh. Ayan kung makikita nyo. Pag ganyan, papatong nyo lang po ito, tapos din nyo na ilalagay yung base plate. Rekta, tornilyo na. Tapos kapag ganyan, makakapag-adjust pa po siya eh. So from ganyan, pwede nyo na po siyang usog ng ganyan. Kung sakaling wala pa ko yung top box. Ang kaso, medyo pangit lang tingnan dito. Medyo, ano eh, parang lawit tong manipis na to eh. So ang pinaka-best talaga nyan is naka dito, naka ganyan. Halos papantay lang siya sa pinaka-bracket natin. So pag may top box tayo, ayan, ganyan yung itsura niya. Papantay lang siya. At also, good thing, nung tinignan ko dito sa bandang upuan ng ating mga OBR, hindi naman niya masyadong nasakop itong pinaka-upuan kasi nakahulma naman po siya. At also, ito, nakahulma naman siya.
So goods lang naman, sakto-sakto lang yung size niya para sa ating Honda Click. So ayan, tornilyo na natin, isama na natin yung base plate kasi lalagay natin yung top box. Pinakita ko lang sa inyo yung itsura kapag wala pong top box. So ganyan po yung itsura niya. Ayan lang top box, medyo may lawit lang ng konti dito. Pero goods lang din naman. Ayan, pag may OBR, ayan, baba lang to. Ayan, kung may OBR kayo, nakababa lang siya. Sakto lang, di naman siya masyadong pansinin at goods naman tignan para sa ating Click, lalo na black yung Click 160 natin, di ba? Ayan, naka POV mode muna tayo para magamit ko yung dalawang kamay ko, nahihirapan tayo eh. So ilagay lang natin to, soksok natin ulit. Ayan, soksok muna natin itong mga bolt para hindi siya gumalaw. Ito na yung gamit natin, yung bago. So ayan na po, natornilyo na natin, na i-bolt na natin. So di pa natin nilalagay yung top box, pero tignan natin kung goods ba or sasayad siya dito. So ayan, lagay naman natin itong top box. Tignan natin kung ano yung mga sasayad dito sa ating backrest. So ayan, dito na natin makikita yung problema kasi pag tinayo po natin siya, sumasayad po siya dito sa part na to ng backrest. Also, hindi na siya umaabot dito. Kaya naman din natin siya maitayo ng maayos. So probably gagawin natin dahil hindi na naman magagamit itong pinaka backrest na to at ito na po yung sasandalan natin ng angkas natin. Tatanggalin na po natin itong parang header tsaka yung foam dito. So pwede pa rin naman natin maibalik kung sakali. Pero ngayon, syempre dahil may backrest na, tanggalin muna natin. Ayun, may dikit lang pero WD-40 siguro yung pantanggal natin sa dikit na yan. Goods na siya dito, kaso dito tumatama pa rin. So tatanggalin pa rin talaga natin to. So mawawala na ng foam yung ating pinaka top box. Yun lang, hindi siya nag-lock sa pinakailalim kasi dapat lulusot itong pin sa pinakailalim para mag-lock siya, magtuwid ng konti. So baka usog natin ng konti, tingnan natin. So hanggang ganito lang yung position niya pag may top box. Ngayon, inusog natin top box, tingnan natin kung malayo pa yung aabutin bago mag-tupi siya or mag-lock. Usog natin ha. Yun, dun pa lang siya mag-lock. So kailangan yung top box natin umatres pa ng konti. Try pa natin kung magagawan pa natin ng paraan to. So yan, change of plan po tayo. Kanina kasi yung setup po natin is medyo nakausog po dito yung ating pinaka backrest at sumasayad po yung ating top box sa pinakalikod dito. So kaya naman, ang naisip ko, i-maximize natin itong pinakabakal ng ating backrest. Palagay ko, yun rin naman yung purpose. Kaya medyo mahaba ito. So ang gagawin natin, maglalagay tayo ng clip, tornilyo, bolt dito sa bakal ng ating backrest to ating bracket, tapos magkakaroon po ng another set ng apat na tornilyuhan dito sa ating base plate papunta naman dito sa bakal ng ating backrest. So dito lagay tayo ng dalawa, yung dalawa dito lulusot po siya kasama pa rin po yung bracket natin, pero dito sa part na to, dito sa bandang likod na, yung lulusutan na lang po ng ating pinaka base plate ay itong bakal ng ating mga backrest po natin. So tinignan naman po natin yung quality, super solid at super bakal na bakal siya. Actually parang kapares niya yung quality ng mga monorack na super solid. Kung titingnan nyo, ang kapal niya, ang tigas tsaka ang bigat. So kaya naman yun, i-maximize natin para nang sa gayon komportable pa rin yung upo dito, yung OBR natin, yung backride. Also may lalagay natin yung top box natin ng maayos. So gawin lang natin, dalawa dito at dalawa dito. So yan, nailagay na natin, naipix na po natin yung mga tornilyo dito. So dalawa dito, tapos apat dito sa may base plate. Tapos kung titignan po natin dito, lalagpas po talaga siya. Tapos ayan, may dalawa dito, base plate, papunta dito sa bakal ng ating backrest. Also, napansin ko rin na tama yung ginawa natin. Kasi huli ko na lang tinignan yung manual. Huli natin tinignan, yun, dapat umpisa. So ayan, no? May kita nyo, lalagpas talaga siya. So tama lang yung ginawa natin. Tsaka yun talaga yung purpose ng bakal na to. Lalagpas talaga siya. So from dati, yung top box natin, banda dito lang, lalayo lang siya ng mga konti. Mga ilang inches lang naman. So expect natin na hahaba ng konti yung itsura ng motor natin pag may top box at naglagay po tayo nito. Also, yung setup natin maganda kasi nakausog na po doon mula dito kanina. Ayan, medyo naka-atras na po ng konti. Kaya naman pag umupo yung back ride dito, ayan o, sasaloy na likod niya, tsaka hindi siya masyadong naka-abante dito sa katabi ng rider. So saktong-sakto lang yung setup po natin na to. So ganyan po yung itsura niya pag wala pong top box. At ganyan naman
naman po kapag nakalagay na po yung top box po natin. So hindi siya masyadong visible dahil nakadikit naman siya sa top box. Also, nakakontakt po siya dito sa pinakasulok. So dahil medyo naka-angle to, so wala tayong magagawa dyan, talagang nakaanggulo siya. Pero nailalak na natin siya sa pinakadulo. Hindi tulad kanina, hindi natin siya maisagad talaga. So kung upo yung OBR, ayan, nandito siya banda, sasandal lang siya ng maayos dito. So i-demo na rin natin kung paano i-anggulo itong backrest po natin. So dito, meron po siyang parang pinipindot, kailangan lang natin itupi yan. Pag natupi na po natin yan, magagalaw na po natin to. Ayan, free na po natin siya magagalaw. So meron tayong apat na adjacent dyan, 1, 2, 3, 4, apat na lock, apat na anggulo, so kumbaga parang ganito. Kaso ito kulang to, tatlo lang eh. So pag nakuha na natin ang anggulo, kailangan lang natin itayo itong parang tube na to. Ayan, kukuha na yung shape nyan. Ayan, tapos pag ginalaw natin to, maglalock siya ng kusa. Halimbawa pag ganyan. Ayan, maglalock siya ng kusa, oh. So pag naglock na siya, stair din na po siya, hindi na po siya magagalaw. Also, pwede rin po nating habaan itong pinaka backrest po natin. So ito, magano siya, ayan, oh, hahaba. Ayan, kung sakali mang gusto nating i-adjust, depende sa preference natin. Ayan, usually ginagamit kapag rider na yung sasandal dito. Depende sa preference niya kung saang part ng likod niya banda gusto itapat. Also, kung wala rin sa anggulo ito, pwede rin natin i-anggulo yan. So yan, fully adjustable siya. Ma-adjust mo talaga siya sa anggulo na gusto mo. Ayan, kung makikita nyo. Diba? So pwede siya sa rider, pwede siya sa backride. So pakita ko sa inyo yung walkthrough kung ano yung itsura niya sa rider at sa backride. So yan, i-demo ko lang po sa inyo yung ating backrest. So yung model po natin, yung kapatid ko. So medyo may katangkaran siya, mas matangkad siya sa akin. Ilan yung height mo? 5'8", 5'9". Mahaba yung tuhod niya. So dito, pwede natin ma-adjust itong backrest natin. Depende sa ano, kung saan siya aatras or saan siya komportable. So limbawa yan, ganyan yung tindig niya. So yung backrest natin, ganito lang siguro. Atras kami ng konti. So yan, lock lang natin siya. Tignan natin kung saan yung mag-swaswak sa kanya. Tapos ito, ayan, i-adjust lang natin. So, ayan, sandal ka. Ayan, goods. Masarap sa pakiramdam. Ayan, sandal. Ayan o, komportable yung tindig, yung dating kapag nagda-drive. So, limbawa, gusto nating ibaba, gusto natin, ito yung medyo sumasakit sa atin pag naglo-long ride. Pwede rin nating ibaba yan. So, baba natin. Ayan, medyo baba pa natin. Tapos ito, adjust natin papasok. Tapos ito, adjust natin pataas. So ayan, yung setting natin medyo naka 90 degrees. Ayan, goods pa rin. Maganda sandalan. So kung gusto nyo yung pwet yung nasasalo nyo or yung lower back, pwede siyang ganyan. So kung medyo hindi kayo komportable, adjust nyo lang po yung pinaka sandala nya. Ayan o. Pwede rin maanggulo yan. Depende sa position nyo sa tindig nyo. Pero sa akin, siguro mahaba ng konti yan. Dahil yung binti ko hanggang dito lang siguro. Ayan, di ba? Adjustable. So, kung rider yung gagamit, kasi apat yung adjustan nito, yung una tsaka dalawang anggulo pang backride po kasi 1 and 2. Ayan, di naabot sa rider natin. Yung angle 3, which is medyo ganyan, tsaka angle 4, medyo nakapababa. Ayan, yan yung saswak sa ano natin, sa rider natin. So, yun. Adjustable, fully adjustable. Ngayon naman, try natin kung backride POV ano yung itsura. Kapag backride naman po yung gagamit, ayan, tingnan natin. Sandal ka, nasandal na. So ayan, medyo naka-offset pa rin po siya, naka-atras. Pero palagay ko, mas okay pag backride is itataas pa po natin. Kasi tingnan nyo yung clearance, hindi po nagagamit itong part na to. Taas natin siya, so huwag ka muna sandal. Ayan, busog ko ng konti atras. Ayan o, makokompromise niya or magagamit niya itong space na to, atras ka. Ayan, tapos makakasandal po itong likod niya dito. Feeling ko mas comfortable ito. So ayan, compared po sa top box natin na which is dito banda, mas magiging comfortable yung back ride natin, also tayong rider. Pag ganito siya, so atras ka muna. Kasi kung titignan natin yung material nito, kapag kinompress po natin siya, talagang nagiging flexible po siya at matibay po yung material. Kaya hindi po siya masakit sa likod. Yung hard part lang po niya is itong pinaka-frame po niya. Pero ito, kung makikita nyo, kahit pigain natin,
ayun o, bumabalik siya sa dati. At saka nakocompress talaga siya, so flexible. Masarap sa pakiramdam. Parang yung feeling na nasa ergonomic chair tayo, gano'n. Ngayon naman, ako'y magta-try dito sa ano natin, adjustable backrest. So, tingnan natin pakiramdam kung masarap na ba yung feeling pag ginamit natin siya. So, ayan. Number 3 yata ito. Number 2. Tingnan natin. So, ayan. Adjust pa natin patalikod. Ayan, kasi titignan din natin yung leg clearance natin dito yung kapatid. Pero sa ganyang posisyon, ano, parang nagmamaneho na may dala kang ano, may dala kang upuan or parang ergonomic chair. So, sa pagkaramdam din sa wala, tapos nangangabi ka. So, good na good spot ka. O, diba? Hindi ka sumandal ng ganyan, pero ayan, kung long ride, pwede rin ganyan, 4 feet. At least may sandalan pa rin at hindi sumasakit yung likod mo. Try natin ibaba ito. Na natin kung good siya. Minsan kasi yung iba sumasakit yung banda dito. Yung iba dito banda. So, depende. Yun o. Good pa rin naman siya. Usog lang natin. Yun o. O diba? Feeling ko magagaling pa rin to. Itong position na to kasi nakakasandal pa rin tayo ito paano. Ano? Dito sa may bewang yung sinatamaan yun. So good pa rin siya, diba? Sporty ride or medyo chill lang tayo. Good siya. So tatry din natin siya pag nasa kalsada. Pero ngayon, ayan, ano nyo, makikita naman natin na maganda yung tindig natin tsaka nakakasandal tayo na maayos. Gamit itong backrest natin na adjust. About naman po sa price niya as of September 2024 ay 4,700 ko po siya nabili. Pero bababa pa po yung presyo niyan kapag marami na pong stock. Pero ngayon po kasi pahirapan sa stock at konti lang po talaga yung nagbebenta nito kaya medyo mahal pa siya. By the way, sa TikTok shop ko siya nabili at ito po yung shop. So search nyo na lang po yan or lagay ko na lang po yung link sa ibaba. So yun lang muna para sa video na ito sa mga long ride natin masusubukan or ikukwento sa inyo kung ano yung experience natin, kung sasakit ba yung likod natin sa paggamit nitong adjustable backrest natin. The more you click, the more you know, adjustable backrest para sa rider tsaka sa backride ng ating mga motor. Bye-bye!